Okay, welcome back sa ating vlog. Ang topic natin ngayon ay ulan. Talaga ilang sinasabi na ang tunay na rider ay hindi takot sa init at sa ulan. Well, totoo naman yun. Dapat, meron ka pa rin dapat hindi kinakalimutan. Lalo na pag umuulan. Ano mo na, full gear pa rin. Gaya nyan. Hindi waterproof yung gloves natin. So, naglagay tayo ng surgical gloves. So, hindi mababasa yung kamay natin, hindi giginawin pag malakas ang ulan. Diba? Kapote, pati sapatos, sure mo lang, kailangan mo lang naman masiguraduhin na malesen mo yung pagkabasa mo or tuyo ka. Talagang biyahe ka sa ulan. Okay, ano natin? Kung ano, unahin natin kung ano yung important, ang pinaka-importante sa lahat. Siyempre, una-una sa akin, yung malinis yung ano mo, yung visor mo. Tapos kasi kung marumi ano, pag nabasa, lalong ano lalong hindi makakita, lalo na pagkagabi. Tatapatan ka ng ilaw, hindi ka talaga makakakita. Tapos sa kagaya sa atin, lagi din siya nilalagyan pag umuulan. Nilalagyan din siya ng anti-rain, yung Kobe yata 'yon. Wala si tayong pambili ng Rain X eh. Hindi pa tayo nasubukan yung Rain X, pero yung Kobe okay naman. May naipon pa rin ano. Tubig, pero maliliit na lang siya, hindi na siya yung malalaki na nakaka-istorbo. Tapos pag high speed ka, dumudulas na yung mga tubig, okay din, maganda. Pero yun, mas maganda rin yung Rain X eh, kasi wala raw talaga mag-stay. Pero hindi pa tinatry, mahal kasi yun. Ayun, yun yung pinakauna, siguro yung, kasi visibility. Pag malakas ang ulan, bawas na yung visibility natin, dahil nga sa ulan, tapos marami pa yung helmet. Lalong affected ang ano natin, visibility. So, yun yung pinakauna para sa akin. Siyempre, sunod na yung mga ano na, yung mga pampatuyo or iwas na basa. Kaya una-una yung kapote. Tapos baba na yun ah. Kasi, pero on top pa rin yun ng gears natin. Mas mainit yun. Kung akalain nyo umuulan, giginawin kayo, hindi. Pagka na-traffic kayo, tapos naka-full gear kayo, sa kakapote pa. Ah, matis pa hindi yung pawis nun. Pero lagi nga sinasabi ng mga old school rider, mas mabuti ng pawisan kaysa dugo, di ba? Inadapt din natin yon, syempre, ayaw natin ng dugo. Okay, balik tayo, yung kapote. Ano yan, siguraduhin nyo lang na fit. Hindi ka guys natin, medyo maluwag yung gamit natin. Kasi pagka medyo mabilis na yung takbo mo, hinahangin yan. Tsaka maingay. So sigurado na fit. At saka sure na ano, maganda yung kakakabit para hindi ka pasukin ng tubig. Or pagka hanginin, hindi bumukas ganun. Make sure lang na fit siya at working properly. Tsaka hindi nakaka-distract sa'yo. Kasi kung tumatama-tama yung kwelyo sa helmet mo, maingay yun. Nakakasar yun. So, basta hindi siya nakaka-distract. Okay yan. So, sunod yung sa boots. Yung kapote ng sapatos mo. Tsaka yung sa gloves. Kung hindi waterproof yung gloves mo, lagyan mo lang ng surgical gloves kaya nung kinakita ko kanina. Para kung mabasaman yung gloves. Kasi pag nabasa yung gloves mo, uncomfortable na yun eh. Maniho ka, basa. Giginawin pa yung kamay mo. So, ganun din sa sapatos, sa boots. Kung pasukin ng tubig yan, babad sa tubig yan. Tutunog-tunog yan, maririnig mo sa akin, tumutunog-tunog pagka ano eh. Ginagalaw ko yung paa ko, naririnig ko yung squish. Basta protected sa tubig, sa basa, para hindi ka, siyempre, kakasakit. Hindi ka pa makapag-motor ka na bukasan pagka nagkasakit ka, diba? Sayang. Salamat, ma'am. Okay. Sunod, isa sa mga pinaka-importante, bawasan mo yung takbuhan mo ng 30-20%. 20-30% bawasan mo. Kung tumatakbo ka ng 100, yung normal na takbo mo, 100, gawin mo ng 70 or 80. Kasi nga, yung vision, medyo bawas yung vision dahil sa ulan. Tapos yung stopping power mo pa, bawas din yun.
So kung mas mabilis ka, mas mahirap pa yung tuin. Siyempre, visibility nga, bawas. Pati reaction time mo, bawas. Pati yung stamping power. Tsaka yung traction mo. Ito sa atin, gawin natin, naka-Badlax T32 tayo. Wet and dry to. Okay siya sa basa. Maganda, kabit. Pero siyempre, hindi pa rin natin pinipersa. Eh, mahirap na. Eh, pag napatunayan mo na hindi siya okay sa tubig, ibig sabihin na dulas ka nun. So, mahirap patunayan. Dahil kailangan mo madulas para mapatunayan mo. So, wag na lang, diba? Kasi, at saka alam naman natin yan, pagpabasa, yung sahig, yung mga langis dyan, umaangat, umihiwalay siya sa sahig. So, yun yung madulas. Kaya nga, gaya nga sa natin, yung stamping power, braking, basa yung sahig, basa yung gulong mo, basa rin yung calipers. So, may effect pa rin yun kahit na konti sa stopping power mo. So, not good yun. So, bawasan natin ng 80 to 70% yung takbuhan natin pag naulan. Or kung kaya ng 50. Kaso pag 50 kasi, kung 50 yung takbo mo, 25 na lang. Tama, gagagalit sa'yo yung mga kasabay mong motorista nun. So, basta tansyahin mo lang. Basta, kung ikaw mag-isa, pwede mo i-50%. Basta ikaw nang bahala doon. Pero kung marami kang kasabay, sunod ka lang sa traffic flow. Kung ano yung takbo ng traffic, kasabay mo lang sila. Kung mabilis yung traffic, wala, mapapersa ka mabilis. Kasi kung mabagal ka, mas delikado yun. Tatama ka sa likod dahil bawasin ang visibility nila. So, kailangan sabayan mo na lang yung traffic flow. Pero kung kaya, bawasan mo ng 20 to 30% yung takbo mo. Dahil doon sa mga points na sinabi natin. Okay. So nawala na yung ulan, buti na lang. Sana okay pa yung camera. Okay, yun lang muna kasi naisipan ko lang yung topic na yun kasi naulan ngayon. Short vlog lang. Okay, dito ko na muna tapusin. Okay. Thank you na matindi sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na video. Hanggang sa muli. Bye-bye.